Hello sa buong mundo. Shout out ng bungga sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo mga kapatid, mga kalola? At araw na naman ng Linggo, mga kalola. Ayun, ang lola nyo, ang inyong lingkod ay magsisimba na naman. So, medyo late na ako ngayon. 9:30. So, supposed to be 9:30 nandun na ako kasi 9:45 start na ng worship, but medyo na late ako ngayon dahil may konting inasikaso. But by the way, kahit anong busy natin, kailangan talaga na may panahon tayo sa Panginoon, mga kalula. So ayun, yung hindi makapagsimba ngayon dahil naintindihan ng Panginoon yan, dahil lalo na dyan sa atin sa Pilipinas, dahil nga sa time ngayon sa ating mga pagyayari sa buong mundo ngayon, pandemic. So hindi busy kung di bawal talaga or pinakailangan manatili muna sa tahanan. So let's pray. Pray without ceasing lang, mga kalola. Mag-pray lang tayo. At ang Diyos ay laging nandyan. Kahit papano, ang hangin, pagkain, ang hangin talaga ay grabing napakalaking blessing yan sa atin. Dahil kung wala yan, ay naku, tigok na tayo. Hindi tayo napakamahal pa naman ang hangin kung bibilhin natin sa hospital, kasi pag kukuha ka ng oxygen, napaka, di ba, alam nyo na yan. So ang binigay sa atin ng hangin ng Panginoon na 24 hours, walang kupas, walang sawang nagbibigay sa atin, yun ay talagang napakalaking blessing sa bawat isa sa atin. So thank you and bye kalula. Ngayon mag-drive muna ako. Yun. Habang nagda-drive ako, samahan niyo ako dahil mag-isa lang ako ngayon. Yung mga kasama ko, hindi sila may mga pupuntahan, may mga appointment. Ayun. So, si Bonsu, hindi ko nakasama. Kasama ko, may work. Ayun. Hirap. Nag-iisa, Char. Hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Panginoon. Napakalaki. Napakalaking Panginoon na kasama ko talaga sa araw-araw. So, ayan, bebyahe. Bebyahe muna tayo. Habang nagbebyahe ay kwento-kwentuhan muna tayo. Kumusta na kayo dyan? At kumusta na ba dyan? Kumusta na ba dyan sa atin sa Pilipinas? Na-miss ko na talaga. At although hindi naman ako laging umuwi, since dito kami nakatira sa Japan, hindi naman kami lagi talaga umuwi dahil may work din tayo, may din tayo dito, merong trabaho na yun ay source din ng ating pamumuhay, kaya hindi ako laging nakaka-uwi. Pero pag anytime, kasi dati, di ba, anytime na gusto kang umuwi, bili ka ng ticket, lalo na pag may nakita kang, oh, promo ngayon, mura, papuntang sayang naman, at makapag leave muna sa work, nakaka-uwi kami. At lalo na ngayon, dito kasi sa Japan, mga kalula, is every year is mayroong tinatawag nilang Golden Week. Yun ay this coming 30 this month. Mag-umpisa yan sa 30 hanggang sa amin. Ang resume namin is sa 10 na 10 ba? 11 or something, 9 days or 10 days yung
nagbibigay sa amin ng ano company na wala kaming work. Then, yan ay Golden Week. So, afternoon, mayroon na namang ubong sa atin is yung kalag-kalag kung sa, ano, sa Bisaya. Ano ba yun? Also stay. Ayan. Yan dito. At, ayan naman, another 10 days na naman na wala kaming pasok. So, yan ay sa August. So, mga, ano, middle ng August. Wala na naman, mayroon na naman. So, pwede kang makauwi niyan. Diba? Kahit na, ano, kasi malapit lang naman ang Pilipinas. After ng ubong na tinatawag nila is may December na naman. So, another break na naman ng December. So, December mula 27 or ano, kasi 25 dito may Pasko. Kahit Pasko nag-work pa rin mga kalula. So, mostly talaga is from 26, 27, 28 dyan ang mag-uumpisa yung holiday. Wala nang pasok yung mga company. So, hanggang 7 na yan sa ano sa January. So, pwede kang makauwi ng Pilipinas at kung may time, may ano ka, may ticket ka, makakuha ka ng ticket nung ng time na yon, nakakauwi ka. So, yan ang tag-uwi ko talaga pag ano as saglit, sinasaglit ko lang diyan sa Pilipinas dahil may bahay din kami sa Pilipinas. So, although yung bahay namin dyan sa Imus, Cavite, sa Lancaster is walang nakatira, walang tao, kawawa yung bahay dahil nga nandito kami, hindi makauwi ka agad-agad ngayon. So, sa Davao din, mga ano, kasi mga kapatid ko, mga kalula is, lahat naman is nandito, lahat kami nandito, since yung sinabi ko ay, yun nga ang mother ko is siya yung source na naging half-blooded Japanese kami. Kaya tinatawag na Nikkei Jin dito sa Japan. Mga ano kami. Nakagatan kami ng lamok. nakagatan kami ng lamok na ano galing doon sa Japanese. Kaya yung mga katulad sa amin na nakatira na dito sa Japan, umuwi talaga 3 times a year kung gugustuhin nila kasi nga mayroon talagang break dito sa Japan sa amin sa mga kampanya na pinagpatatabawaan namin. Ayun, yun yung kwento ko sa inyo mga kalola. Kwento talaga. Hindi. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, wala akong kasama na ano, kaya makipagchismisan ako sa inyo dyan mga kalola. Ayan, para hindi naman ako hindi naman ako magmukhang parang baliw dito na. May kausap kasi kausap ko kayo, oh, di ba? Char. Medyo late na talaga ako mga kalula. May kalayuan talaga yung church namin na galing doon sa aming bahay. Kaya lesson learned na kailangan maaga-aga. Lola, maagang gumiga, maagang gigising. Yun yung nakakaano, sad to say mga kalula. Dahil pag araw ng Sabado Linggo, araw ng Linggo, tagal nating makahaon sa ating mga higaan, sarap matulog dahil nga siguro is from Monday to Friday is may work tayo, di ba? Naintindihan din ng Panginoon lang as yan, as long as na magsisimba pa rin tayo kahit na late na. Ayun. Pero thanks pa rin kasi ginising tayo ng ano, hindi naman ganong late talaga. Pero pag nasa work, yun yung sakit talaga ng mga kalola. Sakit ng ating sakit ng tao
pag sa work, nako, ang aga magising kasi nga, di ba bus yung sinasakyan namin papuntang, ano, papuntang work, kaya medyo, ano, medyo maaga. Although 8 o'clock yung ano start ng work namin, yung sundo kasi is ano 6:45 ng umaga. So need kang gumising ng ano maaga. 5 o'clock kasi liligo ka pa, mag-prepare. So ako ang style ko mga kalola kung ano sa gabi pagdating magluluto na ako niyan para initin na lang sa morning. Initin na lang. So, pwede na akong gigising ng 5, shower, diritso, tas kain ng konti. Kasi nga, alam niyo mga kalola, kaya ganito ang katawan ng lola niyo dahil kumakain talaga ako. Bahala na malate ako. So, kakain talaga ako kasi para ano, para malakas na. Para sa trabaho ay hindi tayo ano magmukhang parang nagugutom, matamlay. Yan, need natin na kakain talaga sa morning kahit na sa afternoon ay kukunti na lang. Kaya in morning, sa morning talaga ay kakain talaga ako. Kaya yun, then 6:45 baba na ako dahil nandyan lang sa baba yung sundo, yung bus, yung company bus namin. Ayan, then 45 minutes yan papuntang work namin. May mga vlogs ako dyan na gaano kalayo yung work namin. Yun, habang nasa ano, nasa bus ay nakikinig ako ng music, yung mga praise and worship songs. And then ayun, naki-headset lang kasi marami ding gustong matulog. So ayan, nakakapag-rest ka kahit papano ng 45 minutes. Gusto mo pang matulog, i-alarm mo lang yung 45 minutes para ano, para hindi ka maano, hindi ka nagigisingin ng driver na ay ayun nakarating na tayo, ganun. Kaya ayun, inaano ko, ang ginagawa ko is natutulog ako 45 minutes papuntang work, tulog again. It's, ano pa siya, stop pa talaga, medyo malapit na talaga tayo at mahaba-haba din yung ano biyahe, mahaba-haba din yung kwentuhan natin. Medyo malapit na talaga yan, nagkakataon lang na ano nagkaabutan tayo ng ano stoplight. Yan, medyo malapit na. Ayan na yung building na dyan kami mag-worship. Ito yung parking space. Ayan na yung kasamahan ko talaga. Dito na lang kaya ako. Medyo ano. A few moments later. Hi, hello. Andito na naman ta kaya. Tapos na kami. We're worship. Done worship na po sa ano. Sa aming simbahan. So ayan. Asan na tayo, street ta? Kasama ko ngayon si Inday Jutay. Yes. Ihatid ko muna sila mga kalola para ano. Straight lang tayo ate. Para malaman ko yung bahay niya. Ah, sige. Nag-ano kasi kami nag-navigator gamit namin kasi hindi. Yes. Iba yung ano namin, iba yung way kaya may dinaanan kasi ako. Sa friend, inihatid ko rin si Inday Jutay. Yan. Yes. Inday Jutay. Inday Jutay in the house. In the grabe. Ayan. Ang enet. Tapos na po kami sa simba. To God be the glory. Sarap ng ano ngayon. Ganda ng message. Na napakinggan namin. Yes. Very ano talaga. Nakakakuha ng stress reliever talaga ang mga words
ng God pag napakinggan natin, mga kalula. Ayun. Napakasarap. Yan, pauwi na kami. So, dito muna si Inday Jutay. Then, uwi na rin ako. So, bye for now, mga kalula. And don't forget to subscribe my channel, Philjab71. At comment kayo down below kung ano mang nagugustuhan nyo or hindi man sa mga video. And click the notification bell para ma-notify kayo kung ano man ang i-download kong mga video. God bless us all. Bye, mga kalula. Bye!